Kayo ay narinig sa Malalaan YouTube channel. At ngayon ay ipapakita ko sa inyo kung paano hanapin ang values ng mga constants na nasa function para maging continuous yun kahit saan. So paano nga ba hanapin yun? Ganiri ang ating gagawin. So madalas na tanong diyan ay find the values of the constants that make the function continuous at every number, okay? So bago tayo magpatuloy, alalahanin muna natin yung tatlong conditions for continuity, okay? So para maging continuous ang isang function sa isang number, kailangan number 1, yung ating function value at a ay defined, okay? Pag undefined siya doon sa number na yun, hindi na agad continuous yung ating function, okay? So sa ating second condition, meron tayong ganito, limit ng ating function as x approaches a exist, okay? O umiiral yung limit ng function habang yung x ay papalapit dun sa a, okay? So paano natin mapapakita ire? So titingnan natin yung kanilang one-sided limits, okay? So kailangan ere ay equal din, okay? Yung limit ng ating function as x approaches sa a from the right ay equal sa limit ng ating function as x approaches a from the left. Ibig sabihin nito, kailangan merong value yung limit ng ating function o yung ating right hand limit, kasi ay from the right, ere naman yung left hand limit, okay? Kailangan may value sila tapos equal para masabi natin na yung limit ng function natin ay nag-exist as x approaches a. Tapos yung ikatlong condition, ano nga yun? Kailangan yung f of a ay equal sa limit ng ating function as x approaches a. So dapat yung value na kuha dito, tsaka yung value na nakuha natin din pareho, equal, okay? So yan, masasabi natin na continuous ang isang function sa isang number kung ere ay nasasatisfy, okay? So tayo ay magpatuloy na para sa mga halimbawa din sa video na ere, okay? So meron akong hinandang tatlo at yung dalawa ay ating sasagutan ngayon. Yung isa pwede yung sagutan, okay? So para din sa unang example, meron tayong ganiring function. F of x equals 3x. 3x daw siya kapag ang x ay less than or equal sa 1. Tapos kapag ka naman yung x ay nasa loob ng 1 at 5, ang function naman daw ay bx plus a, okay? Tapos para rin naman sa ikatlo, kapag ka 5 o mas malaki pa yung ating x, ang function na daw ay negative x, okay? So find the values of the constants a and b para maging continuous ang ating function kahit saan, okay? So kung napapansin ninyo, eri naman ay mga linear na function, so continuous everywhere yan, okay? So kailangan lang nating hanapin yung a at b. Base doon sa mga conditions ng continuity, kailangan nag-exist yung ating function, okay? So titingnan natin at x equals 1 at x equals 5, okay? So mangyayari din yan, ganito rin. Ang f at 1 natin ay 3 times 1. Bakit? Kasi merong equals doon, okay? So ang function value natin at x equals 1 ay ere ang gagamitin natin, hindi ere, okay? Kasi meron doong equal sign. So ang function value at 1 ng ating function ay 3 times 1, yun ay 3. So dapat ere, para masabi natin continuous, ay equal sa 3, okay? So para sa x equals 1, kailangan maipakita natin na yung b times sa 1 plus a, o b plus a ay equal sa 3. Okay, so kailangan natin i-ring equation na ire
Mamaya malalaman natin kung bakit kailangan na yan. Okay? So, tapos, meron tayong f at 5. Okay? Ang function value natin at 5 ay ano? Area ang gagamitin natin, yung negative x. Bakit? Kasi meron doong equal sign. X equals 5. Ang function value na daw natin, kapag ang x ay equal sa 5, ay negative x. So, ang x natin diyan ay 5. So, magiging negative 5. Okay? Yung ating function value. Okay? So, para sa continuity, dapat yung value na makukuha natin din ay dapat equal din. Okay? So, negative 5 equals b. Since ang x natin din ay 5, so yun ay b times 5 plus a. Okay? So, meron tayo rin na negative 5 equals 5b plus a. Okay? So, ere yung ikalawa nating equation. Okay? So, bakit ko ginanre-re? Kasi ang mangyayari di yan, magkakaroon tayo ng system of equation. Okay? Into unknowns. Ang unknowns natin ay yun ngang hinahanap nating constant na a and b. Okay? So, para doon, tayo ay mag-solve for a and b. So, meron tayong 3 equals b plus a. Tapos, para rin, meron tayong negative 5 equals 5b plus a. Okay? Eliminate natin. Okay? Mag-solve by, solve tayo by elimination. Okay? So, every ay gawin natin negative. I-negate natin yan. Okay? So, magkakaroon tayo ng 3 minus negative 5, yun ay 8. Kasi ito magiging positive. So, 3 plus 5, 8. Tapos, eri naman, b minus 5b, yun ay negative 4b. Okay? So, eri, mawawala. A minus a. So, yun ay magiging 0. Mula rin yan, ay makukuha natin yung value ng b. So, pag dinivide natin both sides by negative 4, magkakaroon tayo rin ng 8 divided by negative 4. At yun ay negative 2. So, meron na tayo rin yung value ng b. Okay? Para naman sa a, i-substitute natin iri dini sa una na equation. Pwede rin naman dini, pero ang gusto ko rin para madali lang. Okay? So, meron tayo rin yan na 3 equals b plus yung a natin na nakuha. Oh, sorry, b pala yun. So, meron tayong minus 2 kasi yun yung value natin ng b plus a. Okay? So, ang makukuha nating value ng a, so, pag nilipat natin yung negative 2, magiging positive 2. So, 3 plus 2 yun ay 5. So, ang a natin ay 5. Okay? So, kung mapapansin ninyo, yung limit from the left nire ng ating as x approaches 1 ay area ang gagamitin nating function. So, 3 yun. Okay? Tapos, area naman yung limit from the right. Area ang gagamitin nating function. Okay? So, dapat mag-equal yun. So, yung isulat natin din eh. So, meron tayong limit ng f of x as x approaches 1 from the left, yun ay 3 times 1, 3. So, dapat 3 yung lalabas din eh. Limit ng ating function as x approaches 1 from the right ay, since yung ating nakuhang b at a ay negative 2 at 5. So, makukuha ng nating value riyan ay negative 2 plus 5, 3. Okay? Since pareho sila, nag-exist yung limit niya as x approaches 1 o yung two-sided limits. Okay? So, satisfied na yung ating ikalawang condition. Eri yung first, second ay 3 din ang value. So, equal sila. Ibig sabihin, continuous na siya at x equals 1. Yung ating function ay continuous at x equals 1. So, ipakita rin natin dun sa f equals, yung x equals 5. Okay? So, ang function value niya nga mula rin ay negative 5. Okay? So, dapat yung eri, yung limit ng function as x approaches sa 5 from the left ay negative 5 din ang lalabas. Okay? So, murahin ko rin. Pakita natin.
So, ang limit ng ating function as x approaches 5 from the right ay r. So, yun nga ay negative 5. Yung limit ng function as x approaches 5 from the left ay ano? R yung gagamitin natin. Bx plus a. Ang b natin ay negative 2. Ang x natin din ay 5. Tapos, plus a yung 5. Okay? So, meron tayo riyan na negative 10 plus 5. Yun ay negative 5. Okay? So, yung limit from the right at limit from the left ay pareho. At ang value niya ay negative 5. Since yung ating function value ay negative 5, tapos yung limit ng function as x approaches 5 ay negative 5, yun ay masasabi na nating continuous yung ating function at x equals 5. So, ibig sabihin, yung ating choice, o yung nakuha nating b at a ay tama. B equals negative 2 at a equals 5. Para yung ating function ay maging continuous at every number. So, gayaan para sa number 1. Okay? So, sa number 2 ay meron tayong ganito na function. F of x equals 5x minus 4a kung ang ating x ay mababa sa negative 3. Okay? Tapos, kapag ka naman na ang ating x ay between yan, between negative 3 and negative 1 inclusive, yung ating function ay 2ax plus b. Okay? At kapag ka naman ang ating x ay mas malaki sa negative 1, ang ating function daw ay bx plus 6. Okay? So, hanapin daw natin yung constants a and b that make the function continuous kahit saan. Okay? Kahit sa ang value ng x. Okay? So, para di yan, kailangan natin na tingnan yung itsura ng ating function kapag ka ang x ay negative 3 at ang x ay negative 1. Okay? So, if x is equal to negative 3, kailangan yung ating f(x) 5x minus 4a equals 2ax plus b. Okay? So, para rin naman, yung x equals sa negative 1, kailangan yung 2ax plus b equals bx plus 6. Okay? Substitute natin yung values ng x. So, meron tayo rin yung 5 times negative 3 minus 4a equals 2a times negative 3 plus b. Okay? So, meron tayo rin yung negative 15 minus 4a equals negative 6a plus b. Tapos, ilagay natin sa kaliwa yung mga may a tsaka b. Okay? So, meron tayo rin yung 2a. Kasi ito magiging positive 6a. So, meron tayong 6a minus 4a, 2a. Tapos, yung positive b magiging negative b sa kaliwa. Pag nilipat natin iri, magiging positive na yung 15. Okay? Yung negative 15 magiging positive 15. So, meron na tayo rin yan na 2a minus b equals 15. So, ere ay gawin nating equation number 1. Para rin naman, if x is equal to negative 1, meron tayong 2ax plus b equals bx plus 6. Substitute natin yung value ng x. Okay? So, meron tayong 2a times negative 1 plus b equals b times negative 1 plus 6. Okay? So, meron tayo rin yung 2 o negative 2a plus b equals negative b plus 6. Okay? So, ilipat natin yung negative b sa kaliwa. Magkakaroon tayo ng negative 2a plus 2b. Okay? Eri magiging positive paglipat niya sa kaliwa. Kaya meron kang b plus b, 2b. Okay? Negative 2a plus 2b equals 6. Okay? O pwede pa natin i-ring i-simplify bilang negative a plus b equals 3. Dinivide natin both sides ng equation by 2. Okay? So, eri ay gawin natin equation number 2. Okay?
So, tayo rin yan, magsosolve ng system of equation. Kung saan, ere yung equation 1, ere yung equation 2. Solve natin yung A at B. So, ang gawin natin, eliminate muna natin yung ating B. So, isulat muna natin, 2A minus B equals 15, negative A plus B equals 3. Okay? Pag inad natin, may eliminate yung B kasi negative B tsaka positive B ang meron tayo. Okay? So, meron tayo rin yung 2A minus A. Yun ay A lang. Kaya nga ay 0. Tapos, 15 plus 3, yun ay 18. Okay? So, nakuha nating value ng A ay 18. Para malaman yung value ng B, substitute natin dun sa una. Okay? So, dun sa unang equation. Pwede rin naman din sa ikalawa. Pero subukan natin sa una. So, meron tayong 2 times 18 minus B equals 15. So, meron tayo rin na negative B equals 15 minus, ilipat na natin sa kanan. Okay? So, meron tayong 2 times 18, yun ay 36. Pag nilipat sa kanan, magiging negative 36. Okay? So, ang ating negative B ay equal sa negative 21. Okay? Pero ang hinahanap natin ay B, kaya ang B ay 21. Okay? Nag-times tayo both sides ng negative 1. Kaya ang nakuha nating value ng B ay 21. So, meron tayong A equals 18 at B equals 21. Ibig sabihin, yun yung values ng constants na A and B that make the function. Ring ating function continuous at every number. Okay? So, gayon yung pag-solve para sa number 2. Okay? Pwede nyo rin ikumpirma dun sa ating 3 conditions for continuity ng function sa isang number na kung area ang ating A at area ang ating B, magiging continuous yung ating function at every number. Okay? So, dun tayo sa number 3 na. Okay? So, iiwan ko na lang sa inyo rin. Para sa number 3, ang ating function ay ganito rin. So, A plus BX daw ang ating function kung ang X ay less than negative 1. Pagka naman na ang X natin ay between negative 1 and 2 inclusive, ang ating function ay 3 times quantity A plus B X, may naka-times na X doon, plus 1. Okay? At kapag ka naman ang ating x ay mas malaki sa 2, okay? Ang ating function daw ay a times x, o ax plus b, okay? So, ilalagay ko naman diyan sa baba yung value na makukuha doon sa pag-solve ng system mula rin, okay? Yung values ng a at b ay ipapakita ko naman, o ilalagay ko diyan sa baba, okay? So, gayon ang paraan ng paghanap ng constants A and B para maging continuous at every number ang given na function. Nawa, may natutunan kayo sa videong ire. Para sa iba pang mga palabas patungkol sa paglutas ng mga suliranin sa sipnayan o mat, mag-subscribe na din sa Maalalaan YouTube channel. Dahil kapag nanood kayo rin at nakinig, maalalaan ninyo. Maraming salamat sa inyong pagtunghay.